alam niyo po, sa totoo lang, ito talaga ang pinaka-crucial moments, pinaka-mahirap, pinaka-cruel moments ni Vong Navarro sa tanang buhay niya. Dahil na, una-una, ang mapiktuhan ang buhay niya. Kasi, maraming mga buhay ang umaasa sa kanya. Unang-una, mga anak niya, kailangan na sasintuhan ang kanyang mga anak dahil nag-aaral pa yata. Tapos may isang anak pa siya sa ibang babae, di ba? So, kailangan niyang kumayod at magtrabaho pa para sa future ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Pero, ano ngayon? Nasa kulungan siya, di ba? And then, kasalukuyang nakaano pa yung kaso niya, nakabinbin pa. At, yun nga, napakahirap, di ba? At sunod, yung mga kaibigan niya ay sobrang maapektuhan din, yung totoong mga kaibigan sa labas at loob ng showbiz. Kasi, talagang worry na worry sila, alalang-alala sila sa nangyari kay Vong Navarro. Posibleng inipat siya sa Taguig City Jail, yung ano doon, security issue. Napakahirap. Tapos, yung mga taong mga sinasahuran niya monthly, yung mga empleyado niya, kasi hindi lang naman siya nagtatrabaho para magkasahod sa ABS-CBN, kundi mayroon din siya mga negosyo, mga business na may empleyado siya na marami din na kailangan din niyang bigyan ng sahod, buhayin, at saka yung pamilyang yun, pamilya nila na mga empleyado niya, yun din ang tinutulungan niya. At saka also, sa mga kasambahay, kasamahan sa bahay na sinasahuran niya, paano na, diba? E ngayon, wala sa ABS-CBN si Bong, nakakulong. At saka, sobrang maapektuhan yung career niya, yung profile niya, yung personality niya bilang isang aktor, komedyante, host, artista, celebrity, singer. Kasi, ang nakasalalay sa pangalan niya, ang nakasalalay ay yung mga tiwala ng mga tao, tiwala ng mga producers, ng mga advertisers, mga endorsement niya, mabiktuhan, mga sponsorship, mabiktuhan yung mga organizers na if ever kukuha sa kanya para mag-perform o mag-concert o may show sa ibang lugar o sa ibang bansa, ganun talaga, mabiktuhan. Maraming iiwas sa kanya kasi nga, very bad yung ano niya, record niya sa mga social media. At ang sobrang nakakatakot at nakakawala ng pag-asa ay yung if ever na maging guilty yung hatol sa kanya, makulong siya ng habang buhay katulad kay Ruben o may pag-asa man, di ba, kay Ruben Padilla, sabi habang buhay na pagkabilang ko, pero nakalabas man siya, parang ganun siya eh. Parang gano'n ang mangyayari if ever kung maging guilty si Vong. Huwag naman sana.